Ayan. Yung kabuuan nating garden na yon. Di ako naglagay sa gitna. Nilagay ko lahat sa gilid. Ayan. Kakatapos kong magdilig, guys. Ayan. Tignan natin yung orchids. Ayan. Kita po ba? Ayan. So, unang flowers nito. Kasi nilipat ko po dito. Ang ginamit ko lang po dito is yung moss. Ayan. So, napabulaklak ko po siya. Pwede ko siyang alisin. Ayan. Kasi ang gamit ko lang po dito is moss. Kaya lang yung kanyang ugat is dumikit na sa sanga ng sa puno ng mangga. Mangga po ito eh. Dati ang laki po niyan. Pero inalis po namin. Kaya ayan, tignan po ninyo yung flowers. Marami po akong orchids pero namamatay sila. Wala sa tamang pag-aalaga kaya ganyan, namamatay sila. Ayan. Moss lang po yung ginamit ko sa kanya. Wala po siyang charcoal. Ayan. Nakikita po ba? Ayan. Maingay yung nagdidilig. So, ayan. Yung aking orchids. Maganda po siya. Tapos may nasunod pa. Ayan. Iisang puno po yan, pero dalawa yung branch niyang nagkaroon ng, magkakaroon ng flowers. Ayan. Marami pa akong orchids eh. Ang kaganda po ng flowers nito, kaya lang nagkaano sila, nagka-problema. Ayan. Dapat malinisan ko to. Ito po yung ano, dancing queen ito. Yung yellow flowers. And then araw-araw ko po itong dinidiligan. Tapos direct sun po siya. Dito lang po kasi sa labas yan eh. Ayan, direct sun. Kahit sobrang init, okay pa naman po siya. Pero minsan nilalagyan ko po siya ng ano, tayi ng kambing. Yung nabibili po na tayi ng kambing na ano, fertilizer. Ayan. Yan po yung ginagamit ko sa kanya. Nilalagyan ko po. Ayan. So, nagdadry na yung ibang ugat niya. Pero okay pa naman siya. Ayan. So, moss lang po talaga yung ginamit ko. Laki na ng papaya ko. Ayan. So, enjoy my orchids. Ayan. Meron pang nasunod. Hindi ko mailagay sa lilim kasi nakadikit na yung kanyang ugat sa puno ng mangga. Ayan. Kaya dyan na lang siya. Tapos aalisin ko to. Sana magkaroon po ako ng time para maalis ko yung mga yan. Tapos ito po yung fern. Na ano. Madali po silang ano. Dumami. Nakakailang beses na akong nakakaalis niyan. Bilis po nilang dumami. Ayan. Maingay yung mga ibong ko. Ayan. Kasi wala akong music, so ayan na po yung music ko. Mga ibon. So, maingay sila. So, una po, dati, nakatanim po talaga ito sa moss. Nung binili namin is sa moss na talaga nakatanim. And then, inilipat sa may charcoal. Pero hindi po siya nabuhay, so binalik namin yung moss na
gamit. Tapos, nung binili po namin ito is nakalagay sa moss and din kulong na kulong po yung kanyang ano, ugat. So, nasa tapos plastic po yung ginamit na ano, na pot. So, hindi nalabas yung kanyang ugat, nasa loob lang po. And then, makikita mo na lang sa plastic kasi transparent yung plastic na ginamit. And then, makikita mo na umiikot lang yung kanyang ugat. Pero ngayon, pinalaya ko. Ayan. So, nilagay ko dito. And then, ganyan na nga siya. Ayan. So, nasa tamang pag-aalaga po ng orchids, yung kanyang ugat, kung ano, maalagaan mo talaga kahit na sensitive yung kanyang ugat is maano mo talaga na mamimintin mo na sa loob lang yung kanyang ugat is hindi po siya mamamatay pagka nasa tamang pag-alaga lang po siya. Yan. Kasi yung moss mostly mabubulok kamo kasi nakakulong sa isang lagayan or plastic or pot. Pero ano, hindi rin po pala kasi nasa tamang pag-aalaga din. Ilang years na ganun, 2 years before ko na inilagay dito, na inilipat ko dito para ano, ayan, makalaya yung mga ugat niya. So andyan na lang po sila. Ayan, kung saan-saan gumagapang yung kanyang ugat. Pero kailangan pong alisin itong mga ito. Ito, itong fern na ito. Maganda po ito sa wall. Pag idinikit po mo po sa wall, maganda po ito. Ayan. Kaya lang, mahirap din. So, sana nagustuhan po ninyo yung aking orchids. Ayan, meron pang ano dito, nasunod. Ayan. Ayan siya. So, hanggang dito na lang po yung naibahagi ko sa inyo ngayon. So, bye for now. Maingay mga ipon. Let's enjoy the chirping birds.